Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ulo ng mga balita, naghihintay ang mga mamumuhunan sa mga pagbabago sa tax break. United Nations patuloy na nanawagan ng ceasefire sa Middle East. At sa Pilipinas, supply mission sa West Philippine Sea naging matagumpay. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, naghihintay ang mga mamumuhunan ng mga pagbabago sa tax break matapos ang isang linggong magkahalong mensahe sa negative gearing at capital gains tax. Paulit-ulit na sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na walang plano ang Labor na galawin ng tax concessions sa kabila ng mga ulat na inihinda ng Treasury at ang mga payo ukol sa mga opsyon na pababaan ang negative gearing. Ang negative gearing ay nagpapahintulot sa property owner na mag-claim ng tax deductions sa mga losses mula sa mga investment properties, habang ang capital gains tax discount ay naghahati naman sa halaga ng tax na binayad ng mga nagbebenta ng assets na pagmamay-ari ng mahigit isang taon. Sinabi ni Ginoong Albanese na ang approach ng kanyang pamahalaan upang maibisan ang housing crisis ay pataasan ang supply sa pamamagitan ng access sa mga mas murang deposito sa pamamagitan ng shared equity scheme. Sa ibang balita naman, todo ang pagsuporta ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga pagsisikap na makamit ang ceasefire sa Middle East. Sa talumpati nito habang kinundinan niya ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre, wala umanong hustisya ang parusa na natatanggap ng mga Palestino. Patuloy na nanawagan si Ginoong Guterres sa Israel na itigil na ang mga operasyon at pahintulutan ang international media ng access sa Gaza Strip. The advisory opinion of the International Court of Justice found that Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is unlawful, and Israel has an obligation to end it as rapidly as possible. The General Assembly demanded that Israel should comply. Meanwhile, the Israeli authorities continue to limit and prevent the international media from reporting from the occupied Palestinian territory. International media outlets are the eyes and ears of the world. Ayon naman sa Prime Minister ng Israel na si Ginoong Benjamin Netanyahu, hindi patas ang pag-target sa Israel ng mga pangmundong grupo tulad ng UN dahil sa digmaan sa Gaza at ngayon sa Lebanon. Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, naging matagumpay ang misyon na mag-supply ng tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa kabila ng malaking presensya ng mga Chino sa lugar. Ito ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines. Ayon din sa AFP, nahatid din ng MV Lapu-Lapu ang mga mahalagang supply sa tropa at nakumpleto nila ang misyon nitong Webes. Sinabi ng AFP at Philippine Coast Guard na patuloy silang magtutulungan, magiging mapagbantay at handa sa anumang mga hamon upang maprotektahan ang personahe at mga operasyon. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay bagyang maulap at 18 degrees. Sa Adelaide ay may namumuong ulan at 26 degrees Celsius. Sa Melbourne maaraw at 23. Ganun din sa Hobart, 21 degrees. Sa Canberra maaraw din at 19. Habang sa Sydney ay aambon at 20. Aambon din sa Brisbane at 20 degrees. Habang sa Cairns ay maaraw at 32 degrees Celsius. At sa Darwin, bagyang maulap at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.